Hi, this is Ate Ara. Can you say hi? Hi. So yun. So a quick background for Ate Ara. Ate Ara is OFW ka na. Ilang years ka na bilang OFW? Kasi bago to na dito sa Hong Kong. Mm-hmm. Bago lang ako dito, mag 1 year pa lang. Pero before, 6 years. 6 years ako na OFW. From Dubai. Hanggang ngayon? Kasi napahinga naman ako. Kasi nag-asawa ako. Dubai, ilang months lang ako sa Dubai. 3 months lang ako sa Dubai. Tapos, lipad na ako puntang Netherlands. So after Netherlands, Hong Kong. Oo, pero nag-stay pa ako ng Pilipinas ng almost 7 years. Seven? Seven. 7 years? Oo, nag-asawa ako at saka nag-anak muna. Tapos, yun, nag-decide ulit ako na mag-abroad. Kasi gawa ng COVID. Medyo naapektuhan ang trabaho. Nawala ng mga sideline. So, medyo mahirap ang buhay sa Pilipinas. Kaya, nag-Hong Kong. So yun. So from Dubai hanggang dito sa Hong Kong, yun yung alamin natin sa kwento ngayon natin. Uungkatan natin yung kanyang history. So yun. So ang unang-una is, anong pumasok sa isip nyo na ba't gusto kong mag-OFW, gusto kong lumabas ng bansa, gusto kong makarating sa ganung bansa? Ano yung reason or ano yung dahilan mo? Bakit? Kasi Pilipinas, okay naman. Kung maganda yung trabaho mo, kung dalaga ka forever, maganda naman, maano mo yung sarili mo. Pero kung may pangarap ka, tapos aasa ka lang talaga sa sahod mo sa Pilipinas, hindi talaga kaya. Kasi unang-una, ang liit ng income, yung daily wage ng Pilipinas, di ba? So, ang liit lang lalo ng provincial rate, ng Manila rate, pero same gastos, ganun pa din. Tapos, pangarap ko kasi, since bata pa ako, pangarap ko ang Euro. Kaya, na may nag-offer sa akin na puntang Netherlands, hindi ako nagdalawang isip, nag-apply ako. Tapos, matagal. So, wait. So, yung original plan is, Netherlands talaga. Ako. Netherlands talaga yung una ko talagang yung ina-apply ko. Kaya lang naloko kami ng agent. Tinakbo niya yung pera namin. Tapos akala ko hindi na ako matutuloy papuntang Netherlands. So, nag-apply ako ng Dubai. Nagbago ako ng destination. After 3 weeks ng pag-apply ko, naka-anisigit ako ng Dubai. Tapos so, dating doon, ang apply namin is chambermaid sa hotel. Sa Abu Dhabi National Hotel, yun pa yung pangalan ng anak. Pagdating sa Dubai, hindi pala. Iba yung work. Iba, oo, iba. So, nalaman nyo yung work yung nandun na kayo? Oo, tapos yung sahod namin, which is iba din. Iba din yung sa sahod. Kasi, ang sahod namin na pinirmahan na kontrata sa Pilipinas is 20,000 pesos. Yun yung equivalent nun. Pagdating sa Dubai, umi-equivalent lang siya ng 8,000 pesos plus food allowance. Kung mag-OT ka, parang papataka na lang parang nasa 15,000, parang ganun. Ganun lang. Tapos, sa ospital kami dinala. Dinala kami sa ospital. Tapos, pinapirma kami ng bagong kontrata. Anong nangyari? Hindi ako pumirma. Kasi, hindi yun yung pinirmahan kong kontrata. Pero tinanggap ko na sa sarili ko na, okay, sige, paano ko na din to, parang, eto na, kung yun yung talagang kapalaran ko. Dito, tanggapin ko na, nag-stay ako doon ng ilang buwan. Nung time na talagang paperman ako, tatanggapin ko na yung ganong sitwasyon, tumawag yung pinakang recruiter namin na taga Belgium. Nasabi niya, contrast pa din yung ano ko, sa amo ko. May visa pa din ako. May application pa din ako. Tuloy pa rin ako sa Netherlands. So, kailangan ko bumalik ng Pilipinas. Ayun, sumugal ulit ako kasi may sumalo naman sa akin na isang agent ulit. Which is, hindi na ako pinagbayad. Wala na akong ginastos.
Tapos, after 2 months kasi, na-expired lahat yung mga ano ko, yung mga requirements ko. Inayos ko ulit yun. Then, September, nang bumalik ako ng Pilipinas, September, hindi ko na alam, basta ano yun ng September, pero patapos na. Tapos, inasikaso ko lang, November 7, 2007, nang nakaalis ulit ako, papunta ng Netherlands. Same year. Tapos, pagdating ko sa Netherlands, yun, hindi ko na-expect. Kung ano yung medyo, anong nangyari sa akin sa Dubai, parang maganda, or ano. Sa Netherlands, okay naman, kabalik ka na. So yun, so yung, ano yung experience nyo dun sa Netherlands? Ano yung sa employer, oo. Sa pait ng mga tao. Walang mayaman, walang hira. Pantay-pantay. Oo, pantay-pantay. Hindi ka nila itatrato sa iba. Sa employer ko yun, ha. Sa employer ko yun, ha. Mabait talaga sila. As in, magalang. May respeto sa kapwa. Hindi nila ako tinrato na katulong or yaya nila. Tinrato nila ako bilang isang pamilya. Punta sila, mababakasyon sila sa Spain, kasama ko. Punta sila ng Austria, kasama ko. Lahat, sa bansa lahat ng pinuntahan nila, kasama ko. Hindi bilang mag-aalaga ng bata or ano. Masama nila ko para magbakasyon. So, paano, ano yung sa halimbawa, sa mga gawaing bahay, mahirap ba i-manage yung pag inaalaga mo yung bata tapos maglilinis ka? Hindi, sa akin hindi naman siya mahirap dahil normal eh, gawaing bahay. Diba? Iisipin mo, bahay mo din yun. Bahay mo pa lang ang pinilinisan. May anak ka din halimbawa na alagaan mo din. At the same time, kailangan mong i-manage din sa bahay. Yung ganun lang, hindi ko siya inaano komplikado. Hindi ko masyado inaano na mabigat. Para sa akin, simpleng gawa lang. Kasi kung magaan lang. Magaan lang yung buhay. So, ilang taon yung inaano mo doon, yung experience mo sa Netherlands? Ani. 6 years? 6 years. Ang tagal. 6 years. So, yun. After ng 6 years, ba't mo naisipang mag-break muna or umalis muna? Kasi, medyo okay naman na, stable na rin naman yung mga kapatid ko noon, kahit kung paano. Naisip ko para magkaroon ng sariling pamilya, na marami nagsasabi, bakit hindi ako doon naghanap ng asawa, di ba? Kasi Netherlands, para maging citizen doon. Hindi ko naman pinangarap. I mean, pinangarap ko na maging citizen ng ano, pero hindi ko pinangarap na makapag-asawa ng taga doon, ng ibang lahi. Kasi, nung nandun ako sa Dubai, doon ko na ano na, ang baba ng tingin ng ibang lahi sa Pilipina. Kasi, ang tingin nila, mukhang pera, madaling makuha sa pera, nagpapakasal sa ibang lahi kasi para umawas sa hirap. So, parang yun yung ayoko talaga. So, iniwasan ko yun. Hindi ako nakipag-boyfriend kung kani-kanino ko, nakipag-date man na. Talagang nag-stick ako sa pagiging dalaga. Tapos, nung umuwi ako ng galing ng Netherlands, saan pala ako nag-discipline na nag-asawa? Yun na yung break muna. Oo. Tapos nung nag-asawa na ako, yun, eto paano. Maayos naman, okay naman. Okay naman yung kanahinatan ng pagkakaroon ko ng asawa. Yun nga lang, dahil hindi siya naasahan, hindi naasahan, nagka-COVID. Balik OFW na naman. So dito na papasok yung Hong Kong experience. So kumusta na Hong Kong na ba? Oo. Yun. So but Hong Kong naman hindi Europe ulit. Kasi medyo mahirap pasukan ulit ang Europe. Lalo na pandemic, ang hirap-hirap talaga. Tapos nakita ko sa Facebook, ang dami nag-aano na punta Hong Kong, nagpo-cross country, punta ng Canada, punta ng Europe, punta sa US, kahit saan, kahit nag-aano sila, way nila yung Hong Kong. So, pumasok sa isip ko na, why not? Ba't hindi ko din subukan na mag-Hong Kong, tapos, try din, ng ano ko naman, ng swerte ko naman. Doon na yun, andun na yung pangangarap ko na,
sana magkaroon ako ng, alam yun, doon ako maging citizenship kahit doon sa pangarap ng bansa na sana mabalikan ko, tapos madala ko yung anak ko. Yun yun naman yung pinapangarap ko. Pero ngayon kasi ang dami kong, wala pa ako sa Hong Kong, nag-a-apply pa lang ako. Mandami ko na narinig na negative sa mga amo, mga nakakatakot, yung ano. Pero ama ng Diyos, amo ko talaga kabaligtaran doon sa narinig ko. Sobrang bait, walang selan, hindi mautos, at talagang, alam mo yun, pag sila yung nakasama mo, hindi ka maniniwala na meron palang among ganyan. Ganon. Oo. I mean, ituturing ka talagang pang